Dito, IG. Ako, pang mabilis ang game yan, ah. Enches Lardar. Saglit lang kayo dyan. Pero ito, AR naman nag-entry sila. O, first pick ng Razor. But, look at the bans. Clockwork. Kotol, Magnus, Vengeful Spirit, Respect Ban sa Weaver. At syempre, ito rin Faceless Void na ayaw mo nga naman na Razor ka. Hikup ka lang ng damage kasi kukrono ka lang din. Mm-hmm. Pero naku po, ang ganda talaga ng drop ng G2 IG. Dito pala sa Slardar pick, convinced na ako na sila na yung mananalo sa series eh. Kaya, ang laki ng potential na ganyan nga mangyayari. Kumbaga, for G2 IG, inisip na din nila na sige, kahit meron diyang Razor, lalabas pa din kami ng Slardar. Diba? Kuha sila ng Templar. Minus tapos armor ano, duration. Ano. Mid na magical magical damage. Panalo na sila niyan. Basic na lang. Attack, ganun. Pwede sila mag-Lina actually. Yung G2IG. Pwede. Maganda nga yun. Pero may damage. Physical tsaka magical. Mm-hmm. Dark Willow. Okay. So ginagamit dito. Ng AR. Kadalasan. Good din yan. Ayun yung kocontrol dito sa Miss Lardar, di ba? Ready na sila na dalawang crowd control na support. Clockwork, Mereska, or Dark Willow, di ba? Mm-hmm. Actually, mag-complement din kasi yung hero nila na yun sa carry nila na, or mid nila na Razor, di ba? Para freely maka-zip ng damage. Zip ng damage. Ah, pwede din. Teka, baka mag pak bigla yung AR dito. Ano pa naman yung combo with that Willow Puck, no? Pero wait, Morphling. Morphling. Bantot niyan. Tapos, ano ka? Slurk, ano ka lang? Razor ka lang? Reverse sweep na to, par. Papaulan ka lang ng dative strike niyan. Tapos, pag nakopya pa yung Dark Willow mamaya, na may Aghanim Scepter. The Bat Rider. Yung pa, Batrider pa. Ang boss naman. Ganda naman ang drop ng G2IG. Iiyak ka talaga kung ikaw yung AR. Kawawi. May kalalagyan ka, kumbaga. Now, siguro, pipick muna dito ng carry, I guess. Or offlane para ano pa din dito yung isang Razor. Palaisipan kung ikikerry ba yan, di ba? Pero ang task na lang dyan sa yung mid nila. Ang pangat kung i-carry nila yan. Kaya nga, hindi naman sila secret eh. Para gumawa nun. Kumuha na lang sila ng mga heroes sa chest Luna. Ganyan yung mga ano din. Kaya sumabay sa Morphling. Mm-hmm. Pwede. Ayun, Centaur. Under ba or over? I think under na tong game na to. Siguro ganun ulit para mag-over. Ganun ulit ang mangyayari para sa AR. Kung madelay ulit nila yung game to the point na... Pero hindi ano eh. Wala kasi silang carry na... As of now ah. Wala scary. Silang carry na parang maklinks na ang lakas ng high ground defense. Wala rin naman malakas mag high ground defense sa tatlong sumunod na picks. Teka. Tapos ang bilis mag-push ng G2IG. Morphling yan eh. Baka mag-PL bigla yung AR dito. PL? Parang hirap yata. Bubugbog yun ng Slardar sa linyan. Tapos, kasama mo naman clockwork eh. Hindi pa rin ako ano. Hindi ka naman din ganong mabubully out yan eh. Masakit pa rin. Mahina kasi sa laning yung PL. Tsaka eh. Gagawin lang naman ng PL pag gaganon. Magre-recta farm. Oh wala. Mahina kasi yung PL sa laning. Troll Warlord. Ayan yung troll. Kung nakuha nila, ayun yung papalag. Kasi may miss chance yung Whirling Access eh. Hindi afford ni Slardini din. Ano pa ba? Range. Mga range. Pwede, actually, pwede sila mag-draw. Ranger. Draw. May center sila eh. So, ang daming gap closer. Hindi, okay lang. May center naman eh. Daming gap closer dito. Tsaka ano naman eh, crowd control naman yung dalawa niya support eh. So, pwede makanan. Pwede ma-backupan dyan yung draw ranger. Pwede sila mag-draw dyan. Good against Morphling. Lane-wise. Oo, oh, against Tartar. Okay din. Goods din yun against Enchantress. Oh. Pasok yung Morphling dyan. Pasok sa banga. Ay, yung Morphling talaga yung Draw Ranger. Which is magbaban pa lang din naman dito ngayon ng G2IG. So, let's see. What will that be? Tanggal ba sila dito ng mga possible na carry? Pipili na lang sila dyan. Anong palalabasin nila? Anong palulusutin nilang carry? Alam naman na nila yan. Di ba?
So, tapos nag-loan droid, no? Ayun, Zeus. Ah, okay lang. Safe na lang sila. Hindi pa rin nila inaalis yung possibility na mag-carry carry Razor to. Isang mid, isang ano lang. Pero magpapak, I think, yung G2IG. Sila mag-G2. Sila okay magpak eh. Kasi ganito yung drop nila. Kahit na may clockwork, gets pa rin ng pack. Hindi naman porket na pick may counter na, hindi na mapipick agad eh. Reserve time na yung gamit dito ng AR for their bans. But again, last pick naman dito yung G2IG, so mas makakapag-react sila dito on what to do. Timber ban, that's actually fine. Then nakita nila yung capabilities, no, ng Timber. So be it an offlane, pwede din naman sa mid lane yan. So na-pick eh? Ay, naka-relay pala yung pick ng G2IG sa last pick ng AR. Yes, last pick yung G2IG. So pwede hindi nga rin mag-pack. Pwede independente sa magiging mid ng AR. Pero kung ano kasi, kung Razor kasi mid nila, okay lang mag-pack eh. Yun na nga. Diba? So, kaso ayaw mo, ano, ayaw mo ma-sniper, ganyan. Diba? Mag-pack ka tapos biglang sniper pa ilalabas nung AR. Sakit mo. Pero nga. So, ano kaya magiging carry nila dito? Uy, shoutout kay Logi Pixel. Ah, Kunka. Kunka. So magandang hero yan actually, and din yung mga hero na pwedeng pumigil dito. So nag-carry Razor sila? Oo, pwedeng pumigil dito sa may Morphling na magwala with a Torrent Storm. Pero, siyempre, Stardar din. BKB is a must for them. Kaya sila nag... Ano last pick nung ano? Razor carry. Ano last pick nung G2IG? Wala pa. Wala pa. Pero yun nga, in prevention lang din sa isang Slardar, mga kaibigan, nag-Razor carry na lang din dito yung kabila nga, no? But again, as we've pointed out, meron pa last pick dito yung J2IG. Kung ano man yung magiging sagot nila dyan, I think okay lang naman kung sakali. Pero draft-wise, hindi ako ganun ka-convinced isang Razor carry tapos may Morphling sa kabila. Eh. J2IG ako dyan. G2IG nga ako. Kasi higupan mo yan. Higupan ka lang din yan eh. Oo eh. Bawian lang sila. But again, it depends mga boss. Mas mabilis pa yung higup ng Morphling. Sa totoo lang. Ayun na. Mga attack, mas mabilis yung attack speed niya eh. Pwede nga actually magtuloy-tuloy dito yung G2IG. But possible mag-over to yung game na to. Oh, hindi. Tingin ko mga ano. Kasi play safe dito yung both teams for sure. Tingin ko 36 minutes. Mga 36 minutes. Kahapon sabi ko 42 na tapos eh. So 36. Ano na, Nano-Astradamus na yan. Ayun na nga. Direct ano last pick? Na ano, pakita ba? Ayun, Nigma. Mid-Slardar? Mid-Slardar, naku po, yes. Kawawa si Yori. Ayun. Kawawa si Yori. Hindi, ang kala kong gagawin nila, mag-carry kun ka sila. Kasi kawawa yung ano dyan eh. Yung Enigma dyan eh. Makiklear mo yung Eidolons. Magiging maganda pa yung lane ni Razor sa may mid against Slardar kung gano'n ang magiging kwento. Pero ewan ko ha. Siguro hindi lang sila ano. Para nag-rely na mag-carry ko ka sila. Kasi ano eh. Parang hindi naman na yun. Paano ba yung ginawa nun? Offlane pwede pa? Hindi eh. Ginawa siya, pinagpalit yung Kunka. Nilagay sa mid ata yung isa, yung kapalit niya. But again, mga tropa, this is AR. And mas ideal lang naman yung sinasabi natin due to the fact na yung Eidolons, ang dali lang maklear ng Tidebringer. Tapos, ideal din naman yung Razor versus Slardar matchup. Sa may mid lane, walang masyadong bubosit sa kanila. Walang way para ma-reach agad si Razor. After niya mag-static link. Diba? Yung... Hindi kasi, yung Slardar. Pagka na-static link yung sa Slardar, hindi naman makakatakbo agad. Diba? Unless, dumaan sa river, or may mga ibang factors pa naman na pwedeng i-consider on that one. Theories lang naman yung sinasabi namin. But again, this is AR with their decision on this kind of draft. Draft ko siguro mag-G2IG ako dito. Nakabet pa naman tayo sa AR, pero nguso lang. Ako dito, ako dito. G2IG, excited ako dun sa... mid Slardar. Slardar pick nila. Not parang ano, not so China. Diba? Hindi, nabagay yung
dating to say talaga. Nagme-meds larder din sila. Ngayon, ano eh, tawag dito. Parang hindi mo naman totally expect ka sa ganitong tournament eh. Diba? Parang expect mo yan sa mga DPC lang. So, wala ng DPC. Ito kasi parang every time na may ganito, parang tournament, ano, parang major na to, caliber eh. Diba? Ayan eh. International din talaga yung mga naglalaro, tapatan. Pero again, mga pare ko eh. Do-yi-yang. Do-yi-yang? What's the meaning of that? Do-yi-yang. Do-yi-yang. Parang have mercy. Eesh. Good luck. Good luck. JT. So JT, ano to eh. Mga ginagamit na din. Goods pang ano eh. Playmaking. Ayan. Diba? So we'll see. Reverse nga ata awit sabi ni Pro Max. Kala ko talaga fast game lang tayo lalo na pag nagkano nag-snowball yung Slardar. Walang gagawin yung Centaur tsaka yung Razor. Yung high ground pa nila mag-Roshan. Yung high ground dip ang iniisip ko sa AR eh. Ano, sakto lang. Hindi siya agad, hindi siya threatening eh, di ba? Wala yung Tiny na magtutos. Itong may mahirap na high ground. Yung IG to IG may enigma eh. Pwede kang ma-black hole. Mabigta. May laso pa. Oo, oh, yun din. Diba? So, sobrang salot nun for AR. And I do think na this is gonna be an easy game for G2YG. Kasi like maganda pa yung start nila. Tatlong bounty agad. Kaya nga eh. Alright. Mid lane. Ayun, ganyan ka na. Ginawa nga nila. Ah, okay. Kala ko won eh. Ginawa nga nila yung adjustment na tinutukoy natin. Nag-carry ko ngayon. Oo. Stand ka muna. Well, basically, carry pa rin naman dito si Razor. Yung pwesto lang. Oo, pwesto lang. Yung in-adjust nila. Diba? Okay. Hirap lumasit ngayon yan. Igo-pigoban ka ng ano. Every parang 40 seconds interval, mahirapan ka lumasit for a few seconds. Pero nothing to say. Diyan nalalabas yung pagiging mid laner niya. Yung, diba? Kung ma-outplay niya nga dito itong si Lupa. Again, very ideal ito for the side of AR. Yung gantong ano lang naman, laning. Tinutukoy ko na very ideal. But again, G2IG being G2IG. This is just laning. Iba pa rin naman talaga yung impact sa game all throughout. Oh. Pero yung ano kasi, yung lane kasi ng Morphling ang dali eh. Mm-hmm. Dark, although medyo threatening yung kalaban mo, Dark Willow tsaka Centaur. Alam mo na yung playstyle nila, magiging aggressive sila dyan. Pero Enchantress kasi yung kasama ng Weaver, ay ng Weaver talaga, ng Morphling. Uh-huh. Pag nakakuha ng enchant na na creeps, tapos sabihin natin yung mga ghost, ganyan, uh-huh, makuha niya. O Centaur, mapipigilan sila dyan eh. Tapos syempre, alam mo naman, adaptive strike lang naman gagawin mo na dito eh. Actually, Harpy okay din. Pang-bully out lang sa lane. JT, yun na, napilitan mag-out. Wala eh. Very, yan yun. Unlikely. Mag-survive siya sa ganong area if hindi siya mag-TP out. Yun lang naman sa may ano. Yun lang naman sa kanilang patay torre. Na. Ako po, sa Morphling po mabibigay yung first blood. Sino ko sa bayan? Adaptive strike? Okay. Kala ko mabibigay sa kanya eh. Pero mga bossing, X-Nova, really invested on this one. And there we have it. Tumarak na. Ang first blood natin ng 1xBet. And the first na tayo drawing up to 12,000 pesos na bonus na provided ng Kuyinik promo code. All capital letters, mga pare. DPM Kuyinik's page if you have any questions para masagot yung mga katanungan ninyo. Mm. Tingin ko magpe-pace about Swindley sana to. Tapos level 2 ng first skill. Ito yung ating dasig. Pero ito kasi problema eh. Once na maputol yung static link agad at hindi ganun kalaki yung na-accumulate na damage ni Lu, pwede-pwede siya harasin, no, gangster din na nating to save. Hindi pa rin yung chance. Tapos baliktad pa yung last hit. Yung Slardar pa lumalamang sa last hit. Hindi, ano din, may living kasi. What's up? Ayun pa. Yung cooldown pa ng skills. Ang sobrang tagal ng static link talaga. Yes, 40 seconds. Eh. So, yeah, looking at the bottom lane. Wala eh. Kasi naman, nilaban nila, Konka, mid, tapos Razor Bot, mas pelay sila dun. Kumbaga, ideal na to para sa kanila, yung ganyang klase ng tapatan. It is what it is na yan. Okay. Ang bilis, oh. Ang bilis ko mo rin, napatala na River.
Sumunay. Looking at his last hits, just ala, ano siya? Even, na, I guess. Ano siya? Nag-gangster siya nung center. Tsaka ano kasi pumunta kasi yung Crepe Equilibrium near tower ng AR. So may top. Kaya nahihirapan lang maset yung Morphling. Tsaka center, taas ng damage niya nung early. Kaya mahirap lumaset sa Morphling. Mismo nakakailang din, no? But Lou... Ayun na, tignan mo. Kapatay na siya dyan. Patay na yata ito, boss. Saba. Kaso walang stun. Wala itong pang stun. May nagtitipi. Pero that's just a water drone. Ayun, wala nga pang stun. Kaya di niya, na, di niya ginawa. So yan. Mag-ano muna. Tatao muna dito ngayon. Ito nga si Chanming. Para makakuha ng water rune. Si Tropang Liu. Safety. So back na muna si Tropa. Face boots for Konka. It's actually useful para matakas at makapag-initiate lang din sa kaagaran. But let's see. Ginago yung center sa may taas, ah. Mm-hmm. Which is dying, by the way. Two more hits. Pwede maging successful dito yung G2IG, pero sinayawan lang ni Bak sa punuan. May G2IG ba to? What do you mean may G2IG ba to? Ano yan? Ano yan? Hindi ko alam. Binura niya yung comment niya. Okay. Baka iba yung ano niya. Iba yung gusto niyang iparating. Morphling going for the castle. Morbid Mask. Lou. Susulitin dito ngayon yung damage as that crush. It failed earlier. Oo. Wala. May boots na dito yung laser eh. Nadodge na lang din yung attempt stun. Mag G2IG pa ba to? Wala na last money ko na ito. Nakapatay yata si Monet. Hey, Monet! Surviving! Real good! Nakahabol pa dito ngayon si Natin sa'yo on that top lane. TP out for this Dark Willow. He'll be able to do so since yung crush na gamit na earlier. Back naman, punish real hard by this Enchantress. Pabalik naman na si Slarder sa kanyang lane. But I guess masaya na muna doon si Lou sa kanyang... farm. Ganda rin ginawa ng Enchantress. Ano ba? Additional pa na maraming creeps dun sa may side ng G2IG. Ginawa ng Enchantress, sinalo niya yung Bramble Maze para makagalaw na maayos si Morbling. Para hindi niya indihin yung ano, yung mga nasa babang HS. Oo. Para hindi siya alam yung parang sumidestep, sidestep pa. Kasi syempre, with the presence of Slardar, napilitan mag-TP out into safety yung Dark Willow. Which is, na-prevent niya rin yung kill sana para sa Slardar or Morphling, di ba? Mm-hmm. X-Nova. Ayan. Pinapatay na yung kanyang Aliporez dito ngayon. Nakatiward pa naman ng Sentry. Pero that's good. All good. Sa may side ng Invictus Gaming. But same goes for Azray, no? Ah, kaya pala ang bilis din ng shift ng strength niya. Naka-level 2 siya ng adaptive strike. Wait, kaso, patay ba? Naku po. Ay. Naku po, patay sa Illusiones dito ngayon. Si Kuya mong Alu. And nothing to say with a ballsy play on that net. Solo kill. Solo kill indeed. Dagger. Stop. Boy! Matay! Barigoy! 0-3 agad. Sarap sa may G2YG. Ayun na, may ano na. May corrosive base na. Sige, subukan mo mag-contest. Ang lambot niyan, boss. Pinalakpakan pa yung mukha. May ship pa nga, ngunit di na umabot, mga kaibigan. That's gonna be the shark eating the Slardar. Though Slardar man, lalaban pa yan. 3v1, kaso sino nang galing na mula sa likuran. Sabay higop lang naman dito kay Nothing to Say. Nagpadinay pa! Beautiful! 0-4 pa din, mga bossing. Ang bantot naman nun. Pupotik-peting na court. Ay, ito na. Blood grenade ba? Ayun. Ay, naku po! Nadinay din! Pare, error after error yung AR ngayon. Mid low, hindi bossing, ano yan, carry low pa din yan. Nilagay lang talaga sa may mid lane yung kanyang hero, which is ideally, mas magiging okay yung lane. Ang buntot naman nun, dalawang kills na prevent na ano, na snatch ng neutral creep. Yep. Tapos pinaka-boss ito yung Kestardar eh. Sobra? Nag-gumit na kayo lahat eh. Puting-puting na corner na yun eh. Nakuha na kayo ng Wisdom Rune. Nakuha pa kayo ng kill sa Centaur. Tapos na-deny lang ng Asian Creep yung ano kill nyo. wait. Ay, no? Opo. Dalawang neutral creep, oh. Nagpalit carry mid ng Azur. Yabby! Swap lang sila ng naging laning. Adjust lang sa lane bossing. Pero basically, mid pa din yung turing dyan sa may Konka. Tapos carry dun sa isang Razor. Nakahigop naman na siya ng damage. Kaso again,
Kawawi pa din, mga idolo. Nasusunod na nga dito si Lu. Pwede pang pasukin. Nandiyan naman na itong hang si X-Nova to go up front. Loose just hit going in. But then again, mapapatay pa din. Kawawi din dito si Tropa. Ay, pwedeng tumawag tong AR. Mahilig magtampo yan eh. Tapos may refresher pa to. Ay, may refresher regeneration. May regeneration, pre. Babalik lang HP niya. Ay, no. Mapapuno ulit yung HP niya. Bruna. Bruna, pwede naman laban. Ay, kukulit. Ay, kukulit. Ayaw mamag-back. Aray ko, bis! Aray ko, bis! Triple kill? Isipin mo, napatay niya muna yun bago pumutok yung cursed crown. 0-1-7. Ano yan? Tapos nakuha niya si Bobo ka lang. Yung post-war pa. Sabi na, this is gonna be an easy game eh. Basta wag lang machi-choke. Ayun lang. Ibang usapan na yun, par. Wala kasi silang damage ng early yung AR. Ideal naman talaga. Static link, kailangan mo pa ng time. Ito na naman, oy, buti nag-miss. Para ka nagtampo niyan sa bigas. Buti nag-miss. Tsaka buti wala siyang crevas doon. Ayan. But then again, 10 minute run. Kailangan na secure ng air yan. Pag yan nakuha na naman ng Sladar. May that be haste. Amplify damage. Invi rune. Kahit anong rune makuha niya dyan. Wag lang arcane. Ay, kahit arcane eh. Magagamit at magagamit niya eh. Wag lang invi. Hindi, invi okay lang din. Okay kasi magkakadagger na siya eh. Ah, sabagay. Makukuha niya na din. Shield rune. Okay lang. More, ano? More HP to give, diba? But again, mga pare ko, for back, tatagal yung kanyang dagger dito ngayon. Hindi na ganun ka-ideal. More flink. He's just going for that Yasha. Heading towards Manta style. May dagger na completed for this Slardar. Ay, naku po. Galit na galit. Isip lang. Nagalit, mo. Nagalit, nagalit. Nakalimutan ko yung next line na na. Emotion! Sige lang, boss. Wala na rin safe lane tower yung AR. Oh my God. Slowly but surely, nagka-crumble yung game 3 ng AR. Parang alam mo yung pahina sila ng pahina. Parang deteriorate yung ano nalang brain cells from game 1 to sila, ano, hindi sila parang wine eh. Na patagal ng patagal, palakas ng palakas, pasarap ng pasarap eh. Kaya yung IG to IG. 10-minute dagger na Slardar, ay. Magwawala na sa mga pa yan. Ay na nga eh. Tapos kasama mo, Morphling, pre. May enigma pa kayo. Buti nga, yaman ng... Pero yung, ano kasi yung yaman kasi nung kung kayo hindi nila kaya i-convert into their advantage na sobra eh. Kasi kailangan niya ng combo eh. Kung kailangan niya ng ghost ship eh. Kailangan niya ng kakombo dito pati. Hindi eh. Sino magiging katuwang niya dyan? Yung Centaur? Wala pa dagger. Ang masakit dyan mamaya, pwede lang kayo kontrolin pa ng black hole. Na mayaman din. Wala, may pipigil naman. Nandiyan naman yung hookshot. Kailangan mag-step up ni Clockwork para maging katulad kanina nung Secret versus Boom. Kaya lang naman nalo yung Secret doon dahil din kay Poppy. Yung mga black hole naka-cancel lang nung hookshot. Okay. Every single time. Okay, Exmark. Ship is open. Nalaban yan. Nalaban yan. Okay, nalaban yan. Ay, di pala. Tsaka lang. Uy, amplify damage. Amplify damage. Makuha pa na. Say, meron siyang dagger. Maybe. Kita naman siya. Kita siya ng ear. Kita siya ng ear. May word doon. May word. Kaso, ayun. Pining, oh. Pining na siya, par. Papunta na dyan, par. Alis ka na dyan, par. Sabi dito rin ako sa Dark Willow. Okay, so naatunog naman na sila. Spotted once again itong si Slardini. Let's go in mid. Sino kay ano? Sarap kani ano? Sarap ads kanina. GTG times 3 times 4. Sarap. Ooh, solid nga yan, bossing. Natali yung Razor. Sobrang sight nga yan. Oh, pare. Ayun na, sakto. May double damage. May amplify damage eh. Why not go for a smoke at may nakita sila. May na scan. Tatalunin. Sepoy lang naman. Pero open yung mid. Ay! Uy! Ano yun? Nagdabog. Trinay lang baka daw kasi hindi gumana. Dabog. Easy kill pa naman sana yun. Ano yun? Crush dagger. Nothing to say. Kulang ka na sa hotdog ha. At least, makikita nyo na may ganun pa rin sa mga pro player. Tama. Tao pa din. Nagkakamali. Sabi nga ni Looney, tao lang. Tao lang. Okay. Kaya daw may pamburaan lapis. Pero JT, mabubura dito ngayon na parang lapis. Sali, nakakuha finally.
Nakakuha sa rin ng good kill, core kill. First core kill yan ng ER. After nung pagkakal na kay Bobo kasi may mid. It's not something to celebrate para sa side ng ER. Lalo't hindi pa talaga ganun kaganda mga nangyayari. Small win siguro, yes, for ER, but... Achilles sa kill for them. Ganun, kasi... ganun sila kahirap ngayon. Achilles sa kill talaga para sa kanila. So, Solar Crest for Clockwork. Okay din. Uy, nakuha yung Ace Throne. Nothing to say. Buti, hindi na, no. Naka-X-Mark. Pero nakuha pa rin yung Ace, eh. Oo. Hindi niya na nilaso kasi puputo lang pag nag-X-Mark, mga pare. Ganun lang din ending nun. May chance kaya manalo Heroic against BP. Oo, pre. Mas mataas pa chance, actually. K1 Hecta. Huwag lang maging 1K Hector. Yun lang. Yun lang yung mga bossing. Ang lamig ah. Pero ito na kami mga sir. Uy, uy, uy. Sabi dito. Masa na ang Slardar. Hinahanap ko. Talam niya mag-farm. Kala ko after nung dagger niya, gugu siya ng gugu. Sino? Yung Slardar. Uloy. Yung sakit niya na yun eh. Sakit ni nating to say yan eh. Yung... Blue. Ah, sepoy lang. Kaso kitang-kita kasi sa region ng ER eh. May ward dun eh. Tiga. Di rin naman nila kaya mag-roshan sa ngayon. Kaya! Ayun ka, so wala yung morphing. Unless, all in nila yan. Meron naman silang ano, amplify eh. Kaya with that ko, Rossi face, yan. Karayan nila risk mga kaibigan. Medyo tatagal, Aghanim's completed. Ngayon pwede lumaban yung ER, may Aghanim sector yung Kunkka. Pwede sila, pwede lang nila makontrol tong Slardar X-Mark Torrent Storm lang, okay na yun. Hindi na makakagalan na maayos. So... Wala na. Hindi na siya, ano. Hindi na siya yung Slardar na pwede magwala na magwala. Unlike kanina. Nasayang yung opportunity na 10 minutes dagger pero hindi niya nasulat. Ayun, ito na lang daw. Nandito naman yung Morphling eh. Okay. The Corrosive Haze. Palaga yung Enchantress. Okay. Pupunta pa lang. Manta na tong Morphling, may pumupunta, mga para. At ayun na nga, pwede nilang tambangan. The uy, no, no. Stop us to good. Pero yun nga lang, mga kaibigan, Chanming getting deleted. Sarap. But the Torrent's too good and into the black hole! Ubaso. The black hole is doing it! Torrent Storm's not enough, pero too late. Yung kanyang Midnight Pulse, walang damage na malala. There's gonna be the crush. Patay si FY. Buyback for the Slaughter. There's gonna be the lasso effect for Lou. And Lou is dead. And this is gonna be a Russian finally for G2IG. Buti na, turnaround na rin. Pero dalawa yung nag-buyback dito sa may side ng G2IG. Xtova tsaka Slaughter. Siguro it doesn't matter that much ng ganitong early. Since makukuha pa rin naman nila yung Aegis. Gold twice? Pero ang ganda rin pagkakakulong ng Clockwork doon. Ayun lang. Nakombo yung Torrent. Paano ba? Hindi niya kasi nalapag muna yung Midnight Pulse. Talagang binaba niya agad yung Black Hole eh. Matik na yun. Diba? Makakagalaw kasi iba na eh. Ayun, tsaka yung stand din ni Vax, sakto-sakto. Pagkadagdong Stardar, di na nakagalaw. Oo. Ayun o. Ay, nag-Midnight Pulse. Pero, tama ba? Actually, may Midnight Pulse. May Midnight Pulse, pero hindi ganun ka solid. Kakarating pa lang naman ng ship, so medyo kumunod sila by then, but then again, nag-back na lang. Ayun nga siguro yung ship. Tropahan. Buti na point out mo. Yung RAM, no? Pero by the way, guys, that's the replay presented by Predator. And with that teamfight naman na naipanalo nila or nakuha nila yung kill kahit na nag-buyback sila, papunta o hindi naman ganun na-delay yung Slardar. Looking at his network, still richer than the pangalan ito? Razor. Wala, mga bossing eh. Alam naman natin that Tracer eh, medyo nahirapan sa main mid lane. But still, may scaling potential pa naman. And Kunkka's Aghanim's actually worked fine for them. Nadali lang sila ng buybacks. And the outpost, of course, sa side ng G2IG. Hookshot mo. Oo. Heroic na lang hintayin. Looking good for G2IG. Ay, kamusta, Jail? Uy. Ay! Tumagal, pero patay pa din. Pero kinain siya ng pateng bobo ka! Buhay pa! Buhay pa, pati! Champion! Okay. Sulo, nagpapagam ng puno. Okay, hindi na siya makikita. Ba't kinagawa niya dyan? Hindi ko alam. Uy, huwag kang papakita dyan.
Nagtatampo ata ito eh. May tip yung kakampi ng starter boy. Gago ka niyan. Ah! Ay, hindi. 18 minutes pa lang eh. Yun eh. Ah, magka-cut? Okay. Wala alam niya, no? May nanggaling dyan. Wala na. Nagsayang lang siya ng ilang minuto, ng isang minuto dyan sa baba. Tapos si Morphing, nagpe-pressure sa may baba rin mismo. Ano yun? Ah, babasag. Babasagin niya lang ata yung tier 1 tower eh. Nag-iwan lang siya illusion, no? Pero wala eh. Wala din naman ginawa. Na-delay niya lang ata yung creep somehow. Not totally. But, let's see. Smoke popped off by Manay. Manay is just up front. Aves to protect itong ang si Konka. Pero wala naman silang ginawa. Walang ship available. Actually, kaka meron lang. But they're TPing out. They're bailing out. They don't wanna fight this. Bilis. 19 minutes, wala ka ng tier 2 safe lane tower. Uy, sarap. Pilak. Kakakuha lang ako ng yun, oh. Kakakuha lang ng Mantis Tayal. Magka-pilak, tari agad yun. 19 minutes, pare. Bilis. Ganyan yung item. Ganun, kaganda yung farm. I mean, hindi naman ako surprise kasi nakita ko naman na naka-past game to. Ayun. Naku po. Ehem. Kailangan gumawa ng play dito ng Ayer. Ang passive nila. Ang only time lang na nakita ko na parang something happened. Sa top? Na, ayun, sa top lang talaga. Yun lang. After nun, wala, hindi, ang hirap din kasi talaga gumalaw since may ages eh. Pero okay naman yung vision nila. Shiva's guard. Kaso, magwala talaga silang ginawa. Basic game to for G2 IQ. Sana. Kasod sila. Padarap ko mo. Pero kakatapos lang nilang mag-tormentor. Saktong lalaban dito, IG. Oo, oh, maghabol yan. Hindi di full stats na dito ngayon, yung AR. Wait, there's gonna be Salasso. Kasod, Flardar. May BKB naman siya. But he's dying. And yes, he's dead. Uy, na-use. Dieback si Tropa. Nabababad sila sa may Midnight Pulse. But he can't just find a way for some black hole. Okay, hookshot in. Pero mga bossing, yun nga lang, talungan para sa G2IG. Back though will be deleted by this Morphling. Black hole given only for this Dark Willow who might take out this JT. But the dodge on the dagger was too good. 2v4. Mga kaibigan, yung naging trade-off na yun, sulit pa rin pala para sa G2IG. Oo, oh, wala eh. Katulad na point out mo, galing sa may tormentor itong side ng air, kaya hinabol din dito ng G2IG. Guting na nga lang is na parang na-stop nila yung initiation ng Sladder, hindi ganun nakagalaw. Napatay nila agad before pa makapag-deal ng so much chaos doon sa may teamfight na yun. But then again, pero basically, the Aegis na hawak ng Morphling, nakagalaw siya na maayos. 4v5 yun, basically para sa G2IG. Tapos di pa na-pop yung Aegis. Kaya nga eh. Hindi, kasi low, ano eh, low HP na iba eh. Ngayon lang din. Hindi sila, handicap na. Hindi sila 100% doon sa may teamfight na yun eh. Tsaka ang talaga na ang, yung si Batrider, yung pag-intervene niya dito kay Ori para mapilitan mag-out. Actually, trinay niya pang apatayin si Ori. Tsaka yung nalaso niya kanina. Kahit na nag-fail o na-control lagi just Lardar, Nadrado. nabawi ni Abobo ka. Yan. So, Batrider. So, 4 staff dito ngayon. And G2IG, mga tropa, they're looking good on this game. But AR, they're grouping up. Mukhang nagpa-plan na sila man laban. All ults are available except for this Razor. Oh, magkakaroon pa lang naman. Okay, okay. Gills at that. Ito pa, buti na lang. Dark Willow, tinalunan. Gills man. Malefice, yan, to the Midnight Pulse. Pero patay si Clockwork, iba pala. Iba pala yung nabigyan. Oh, news. So, still won't support dead. Paano nakapag-snowball tong G2IG? Eh, ano eh. Yaman ng starter eh. Strong early lineup ng Last solo kill si Ludon sa may mid. Oh. Wala, hindi din naman naging maganda yung ginagawa ng AR. Basically, sobrang yaman ni Ori. Siya talaga yung nagbubuhat this time. But, again, hindi sapat. Hindi yung hindi hero niya. Ka lang. Yung hero niya, hindi yung explosive hero na tipong makikipag 1v5. More of control pa rin si Ori dyan. Teamfight reliant. Or,
teammate, Reliant. Wala naman damage yung item niya eh. Aghanim's Bloodstone lang yan eh. Yun na nga. Hindi naman siya yung carry kung ka na naka-armlet, ganyan. Magdedidalus. Ay, may crystal. Ay, tama, didalus nga. Pero mga boss, I think G2IG needs to start moving once again. They're being idle na naman. Nothing ko ba hinihintay. Hinihintay nila yung item ng Slardar eh. Pero unnecessary na yun eh. I mean, yung pagiging idol nila ngayon, sobrang unnecessary. They could just group up, play with Slardar kung gusto nilang magkaroon siya ng item. Because at the moment, kaya talaga nilang sabayan dito yung AR. Pag nakabuelo pa kasi yung AR na yan, medyo mahihirapan din ni G2IG. Challenging pa din guys ha. Yung isang cone ka na may full control, tas merong da-damage. Yun lang naman yung worries natin dito sa side ng G2IG. But still, ayan na nga. Nauna na mag-call ng JJ yung dalawa sa may comment section. Clear. Easy ka lang. Then, saway nila. X-mark, okay na. Okay na, mga bossing. Ship connecting on to these two. Naka-BKB si NTS para lang mabully out si Centaur. Not looking good para sa side ng ARS. Patay na nga yung isa. Kaso lang, look at that. Morphling gone already. But then again, that's a black hole. Nicely popped. There they go, I guess. Madali na to para makuha yung ibang heroes. Sakit nun. Patience from JT. Hinihintay niya na nakita na yung ghost ship na kanon eh. Na cast na, na huli na rin dito yung clockwork. Yung hinihintay niya na lang dun. Yung torrent storm pa, tsaka yung terrorize na Dark Willow. Nung nakasta yun, pumasok agad. Although nahuli siya, since namatay naman yung Morphling, madali na nakuha pa rin naman nila yung kill na hinahanap nila. Tsaka nag-block hole na din siya. Oo. Ganyan, nalate nga yung black hole niya na konti. Tsaka nakapag, if I'm not mistaken, nakapag-shift into agility yung Morphling. Well, nabigla din si Morph eh. Pero, I mean, best result na yun, best case scenario for IG, nang walang Morph. Ayun o, wala nang ghost ship, okay? Minus one skill sa problema. Mauhuli yung clockwork. Hello? Bilis, pag-sticky ni Paul, nakita niya agad eh. Oo. Minus one, terrorize, nabigay na. O, ito na. Pwede na mag-BKB. Ayun o. Oo nga, nakapag-ano nga. Nakapag-shift into agility nga. Si Morph, no? Nabigla. Nag-olat. Pero by the way, that replay is presented to us by Predator. Okay na, mga chong. 26 minutes into the game. 15K gold lead for G2IG. Patuloy na umaangat at namamayagpag yung tropahan. Yung setter setup. Setup indeed. This is Enchantress. Tumatagal pa. Uy. Yung tumatagal pa. Ay, the attendance is doing it. Angat mo yung ano mo. Torrent. Sinip na mga para. Ang dami niyong kinamit. Para lang mabatay yun. Buti nga ni, habang ginugo siya, hindi niya binaba yung ward niya. Tapos inangat niya yung greater, ano? Greater Healing Lotus. Kung inangat niya pa yun, baka... kahit i-ghost ship doon, baka makaligtas pa rin siya eh. Eh, wala nang ship, oh. Subukan natin ang high ground. Ay, nag-40 agad. Aga? Aga? Oh, bro, illusion lang yun. Wala pang creeps. Ayun na. Hindi, tingin ko hihintayin nila yung black hole. Ah, okay. Up na yung Roshan nga pala. So, ano to? Push or rush? Kaso, ang tagal nila mag-roshan. Wait lang, ba't may damage sila? Kanino galing yun? Kun ka. Maka-damage si Kun ka ngayon. Kun ka. Ngayon pa, ah, yung lang. Pala, yung ano? Tawag dito. Bedlam pala. Pero, uy, nag-sod. Uy, makakaabot ba? Oo, makabot-abot. Ay na, dumating. Dumating na si Razor. Kaso, ba nangyari? Nagpupush yung alaga sa baba. Ay, sandwich. At nakawa naman nila. Ang tagal nilang pumasok. Kaso nabawasan na nga ng isang threat, mga kaibigan. Black hole is available. Stampede popped up. Nalaso dito ngayon si Razor. Auto buyback for the clockwork. But look at back. May black hole na. He's gonna fight back. Black hole available still. And there we have it. Black hole given. They're just falling like flies. Tidal wave binigay na, pero burado na dito ngayon si Lou. And there goes Konka being targeted. Torrent did connect from Morphling. But wait, the cheese has been eaten. And yun nga mga tropa, medyo masakit naman na. Yun nga ang nakukuha nila. And Ori, dead. Two cores down. Oh my God, JT. Might wanna follow itong si Dark Willow. Actually, bobo ka na nga yung mag-check sa kanya dyan. Four staffs available.
possible flame break. Two, dagger one. Will be up. Wala na. Hindi na nga nila ikino. Grabe. Sobrang sarot. Nag-commit pa ng buyback dito side ng AR just to make sure or somehow may panalapan nila yung team fight. Kasi check na check sila eh. Iba kasi yung tinakbo ng Razor. Papa. Yung kakampi niya pataas. Siya papunta rin sa may Greater Healing Lotus. Ay, Greater Dali. Sa may Lotus Pool. Oo, sa may safe lane. Basta yung dalawa, yung kakampi niya sa Twin Gates. Tapos siya sa kabila. Okay. Diyos ko. Tapos nun, syempre, easy setup. Saktong-sakto pa nun, namatay siya with the Aegis. Natapos yung cooldown ng Black Hole. Dumikit pa si Con ka. Ayun nga. Diba? Nasetupan pa sila. Okay. So, Enchantress. Nag-buyback yung clockwork sa may side ng AR. Hindi din naman siya naging valuable that time. Wala siya matitipihan. Yung tier 2 lang. Buti nga ka mag-buyback yung clockwork. Kung di nag-buyback yung clockwork, buhisin natin ito sa ito eh. Kasi siya yung lumasit eh. Binigyan niya ng fireworks eh. Eh, happy. So, clockwork, go win for the Zeus. Additional save na lang siguro para kay Chanming. Pero mga boss, sa ngayon, kita natin that G2IG. Not to punish. Ang bilis nang mawala niya. Alright. BKB. Eh, kita. Okay na. Nasetapan. Nagulat na naman. Monet! He's dead! Ito na nga ba yung talungan portion na sinasabi natin. Nakatakas nga. But with X-mark. That X mark, he'll be back in no time. Ayun na naman kita po. Kita sa ng word na to. Sinira lang yung under. Galing nyo talaga. Ano to? Kailangan na mag-shard ng morphling. Hindi pwede na cut off guard siya ng ganun. Para... Another long game to par. Oh, yung hindi pwede ma-cut off guard. Pag nagkaroon siya ng shard, kahit maka-cut off guard ka na, okay lang. Pwede mga ganun. Meron na siya kanino. Parang ano, parang walang kuwenta yung morphling niya pag lagi siya masasetup pa ng ganun. Ito maganda, mag-black hole yung Enigma. 10 seconds, tapos na yung cooldown ng black hole at pwede sila mag-attempt na ng high grounds. Hindi, pabuhay pa lang din naman yung ano. Morphling. Saka yan. Uy, sabi mo black hole. Gusto nila lumaban, pero teka, ano to? Bakit? What? Ha? They're being impatient right now. They're fighting a 3v5 game. What is this? That's just very ballsy. Napatay pa rin naman nila. Kaso clockwork lang. That's just clockwork. Sorry, JT dying. What is this throw? Pare unnecessary play para dun sa Enigma na yun. As we've pointed out, buhay yung dalawang core. Yung black hole na yun in BKB, wasted. Actually, hindi ko in-expect na magpa-black hole siya doon. Sinabi ko lang kasi nag-question na ako kasi yung pwesto niya, pa-black hole na eh. Opre! Dapat di siya nag-black hole talaga kasi may clockwork eh. Pero pag ganun, downtime yung black hole, by the time na mabuhay siya, buhay na din naman yung clockwork, sila pa pwedeng mag-go ngayon since yung ship will be available in a bit. And again, this game will be dragged once again. And AR, na-point out naman natin na pwede na sila magka-item. Mm-hmm. Kahit masabihin mong full duration yung black hole dun, hindi nalang mapapatay yung Kongka. Hindi ba? Naka-BKB. Tapos, may bloodstone yun. Bloodstone yun eh. Pwede siguro kung ma-focus nila ng lasso right before nga makapag-bloodstone or anything. Pero again, you have to consider, hindi naman pilay yung AR para hindi naman lumaban. Basta ako, nagulat lang talaga ako sa play na yun. So, hindi, again, unnecessary lang for the side of G2IG. They were impatient doon sa play na yun. Wind Waker, para kay nothing to say. Goods na din since ang dali niya din na-delete pag na-focus dito ng AR. Actually, dapat nag-high grounds na sila sub now kasi may black hole sana sila dapat. Tama. Boy sila. Tama. O baka trenay lang, sabi ni JT, gamitin ko nga itong black hole bago ako magkaganims. Bago ako mag-level 20. Diba, mga bossing? Naka-over ako dito, sabi ni Anyer. Yes, sir, the over. Basta tanik na. 200, actually, 100 plus na lang nga. 100 na lang. Shoot ito sa over. Pero yung, ewan ko, sobrang sayang talaga nung hawak dito ng G2IG na advantage. Hindi nila napakinabangan yung mga early punishment. Legit ba ito? Si Marfling? Oo. Hindi pa rin? Legit ba yan? Ganda niya, bar. Hindi, baka gusto niya galing pa sa Tormentor. Kasi obvious naman,
sorry mga sarap, pero obvious kasi dapat na mag-shirt ka na pag ganito yung kalaban ko. Apat disable, no? Oo, oh, obvious dapat yan. I mean, yan. Ano na lang? Natural. Ano na lang, balls na lang pag ganyan. Balls na lang ang dala niya ng weapon. So, refresher orb for Konka. This could be good for later. Uy. But Ryder, dagged in. He's aiming for the lasso. Lumapit naman na dyan sa Centaur. Sige na. Nice bait. Beziwap. Nakapag-use pa siya dito. Kaso lang, mga kaibigan, mabubuhay pa din due to the Pavis protection from the side of AR. That's how you play Dota. Magbiblinkin ka, tapos BKB out. Para nakabuling ko ng kalaban mo, tapos pag hinablo ka, tsaka mo lasso. Di mas malayo yung drag mo, di ba? Ano yun? That's the play. Pero wala naman namatay eh. Force nga lang yung BKB. Na-force niya yung BKB. Sige, ganun na lang. Isipin na lang natin yung force din naman yung ship. Grabe. Para sa akin kung napatay nila yung center doon, mas napaganda pa yung ginawa niya. Napaganda pa nga. Nahinablo siya yung center, tapos mas madadrag niya ng malalim. Pero kanino yung Yules? Hindi, ganda naman yung Yules sa pigilin yung Stampede. Pero hindi na sila nag-chase, yun yung maganda. So again, up naman na yung ultis nila. No Stampede sa no, Slardar. Sa Slardar. Okay. Lotus Orb for Dark Willow. Great item. Okay din naman yan para maalis din agad yung corrosive phase sa kanyang mga kakampi. Prevention din sa lasso, I guess. May X-Mark play lang sila dito. But Manay, we'll be picking up this wisdom rune. Amplify ito, ha? Para makapag-rush. Waiting rush na lang? Ah, rush na lang ulit yan. Siyempre, IG to IG. May chance pa kaya iya? Oo, boss. Pag na... Upar, kita mo naman yung ginagawa ng G to IG ngayon. Dalawang beses na yun, ha? Yung black hole play sa mid, yung Batrider play dito sa may top. Tingin ko ano lang yun eh, miscom. Oo. Pero yung mga mid talaga ang ano. Yung mga error na ganun, pre, hindi pwedeng ano, hindi yung pwedeng palampasin lalo na ano din yung kalaban mo. High caliber din yan. Kaya niyang ano ba, sulitin yung mga errors dito ng G2 IG. Hindi niya tutuloy yung Aghanims niya. Alam niyo lang gagawin masyado yung Aghanims niya. Breaker. Hindi naman kasi na-apekto ng status resistance yung torrent eh. Yappy! Nagod yan. Ba't walang BKB tong Razor? Wala naman po kasi siyang BKB sa totoo-totoo lang. May lasso, may black hole. Wala siya BKB. Kailangan lang niya dyan hindi siya maabot ng Slardar or maka-out siya sa Slardar. Which is meron naman siyang ganong item. Pang distansya siguro amigo, kung yung Hurricane Pike. Itong defensive item ang usapan, Lincoln, mas matutuwa pa akong bumuho siya dyan. It's Lotus Orb right now, binubuo naman na din ang kakampi niya. So, we'll see. So, yung lasso lang naman ang problema mo dyan eh. Tapos hindi ka pa yung favorite target ng isang ano, ng isang bat. Gusto niyan yung Konka or yung Centaur. 2 minutes for the Roshan to spawn. And AR nakasmoke as of now, trying to look for someone. But I doubt na makakahanap or makakakuha pa sila ng kill since looking at their movements, lumayo pa yung isa. Defend na lang. Mga pare, nakikita naman natin, G2IG. Wala pa silang plano dito ngayon na humay ground. Most likely, shove pa lang naman ang lane. Dinay mo na yan! Dinay mo na yan! Dinay, puporti pa natin yan. Sabi dito na kanay. Patagalin pa natin yan. Isa na lang yun eh. Eh ba, pag nabutan ng creeps yun, push naman na yan. Ng creeps, ano? Ano? Kahit niya magpadala ng ano eh, magpadala ng isang idol niyo ang hindi mo dyan, mapupush yun eh. Kukunin na. Masasira yung tier 3 bottom tower na yun eh. Oo. Magaganims na si Enigma. Tubukan yung game actually dahil sa mistakes ng G2IG. Yappy! As usual. This should be an easy game. I think around 35, tumanga 36 na naman. Tapos na ito eh. Hindi, variant. Ewan ko. Alam mo yun, yung mga plays na ganun, hindi naman yun yung consistent nilang pinapakita. So, mapapatanong ka na lang din talaga, naturally. But, let's see for Razor. Pressure ba talaga? Hindi ba dapat easy? Kasi wala naman siya re-pressure dyan masyado. Double na doon. Wala naman siyang BKB eh. Zabal ult. Easy yata dapat yan. For loop. Lasso. It's actually good. Dinala sa kampi kasi naka-Lotus or BKB. Bizarre out, Monet. Just copied Razor to steal some damage.
Yun nga lang, mga tropa, dagger in by back. And yun nga pong G2, IG. They're out positioned. They got pushed back. Medyo magulo yung teamfight na yun. But okay. Russian na lang daw for G2, IG. Nasa taas naman. And this is the second rush at meron... Ay, actually, third. Ayun, may Aghanim Scepter. Ang sarap. Ay, dyan nakunin ng Slardar yung item niya. Uy, tinasan pa sila. Sa kanya ba talaga? Oo, sa Slardar yung Aghanim. Para yung point booster niya. Ano ba pwede sa point booster? Trip-trip lang. Gawin niya Pelactory. Ay, no? Aghanim. Actually, pwede sa Morph. Morph. Sa Morph kasi may Dark Willow nga palang kalaban. Ay, ay yes. Kay Bobo ka. Ay, sige. Bobo ka niya ginamit. Kung ano, bakit? Ba't magsasettle tayo sa isa kung pwede naman dalawa kalaso ko? Dalawa malaso pala. Pwede. Tapos yung tatlo yung black hole niya, no? Ni Enigma. Alam, makakagal. Mihigop naman yan. Literal na black hole na yan, eh. Mm-hmm. Tapos ito, ayan. Siya ang mag-AC. Hindi yung, ano. Actually, galay. Yung ano talaga, yung Razor talaga. AC ang hinahanap ko. Okay, Razor. Which is... Hindi Repressure. Pressure pa din. Hindi, siguro gusto niya yung satanic. Double satanic. Survivability. Pwede. Okay na din naman. Kasi sa ngayon, yun talaga yung kailangan niya. Yung mabuhay. I guess that will do. Nakalma. Tama. Aris lang. Sabi ni Tropa. Ayan yan. Actually, itong duration ng Russia na to, matatapos na yung game. Ay, yung duration ng Aegis na to, matatapos na yung game. Kasi kung titignan nyo naman yung AR dito, yung may mga buyback. May buyback naman yung Razor kung ka. Pero ano kasi sila eh, one time good time lang skills nila eh. Sabihin mo mamatay dito yung Razor ng nakaon yung nagamit niya yung ayun, Eye of the Storm, tsaka Static Link. Pagkabuhay niyan, wala naman na siya masyadong gagawin eh. Same goes with Kunkka. Pag nagamit yung Torrent Storm at yung barko tapos namatay, nag-buyback, wala rin naman nang gagawin yan. So kaya din siya magre-pressure eh. Ito yung mga type ng hero na hindi ganoon ka big deal yung buyback. Kumbaga hindi ka, hindi threatening ba? Kasi parang ano rin, parang Enigma lang din. Pag nagamit yung Black Hole, kahit mag-buyback. Tutunga nga lang eh. May nagtitipis on the side, pero uy, nakita no, dito to. Ngayon. Hindi na, pain pa. Anong trip ni JT? Okay, tapos ano yun, namalipis niya, di ba? Overkill. Ay, hindi. Hindi niya namalipis. Namalipis niya, nag-cooldown lang. Ay, nag-cooldown na lang. Natapos lang yung cooldown. Kasi alam ko gumana siya eh. Nakita ko gumana niya yung Enigma. Yung animation ng Malefice. Pero kung di niya nga ng Malefice yun, that explains kung bakit siya ng Black Hole. Ano yan? Pero parang... Hirap na hirap magpatalo ah. Pero ang hirap... Ang hirap ma-explain ng mga ganun. O sige, sabihin na natin error na lang for him. But hindi na matthreaten yung AR ngayon na mag-defend knowing na wala na yung Black Hole ng isang Enigma. Wala pa siyang refresher dito. Tsaka yung ano kasi, dito na papasok yung makukuha nilang price greatly ina-outweigh niya yung sa Enigma, yung ginawa ng Enigma na parang hindi worth it talaga. May vibe ko. Ang bilis lang din mabuhay. Hindi ko na papakomplikahin. Hindi worth it na kinumit niya yung Black Hole doon. Ano yung pre? Hirap na hirap magpatalo si Tropa. Winning daw kasi sila. Pero, Morphling. Siya, I mean, non-ninja gear siya dito ngayon. He's going for the satanic, which is actually... Bilis. Yung item. Mga ganyang type ng item, pabor sa static link. Mm-hmm. So, back. Just jumping in. They do have the sages towards Morphling. Manggagaling sa Gedli. Dito ganda. Ngayon si Boboka with a beautiful lasso. Sabi nga nila, black holes not needed daw. Dahil may dalawa ng mababawas back naman. Nakaback pa. Pero Monay, nabigyan na nga ng link yan dito na protektahan. Monay naman makaka-wave form out. Bigyan nyo yung chest kay Monay. Okay, okay. Para maka-high grounds kayo ulit. Ay! Ay! Hirap na hirap talagang magpatalo! Tormentor, eh. Hirap talaga magpatalo, pre! Napop yung Aegis! Oh my God, what the hell is this game? Kala ko bibigay... actually, hindi ko lang bigay yung cheese. Tang inamin niya, wag Milo, ah! Kasi mas healthy yun, guys. Alam niyo naman yun. Pero with that death of... unnecessary death from the side of Morphling. Hindi na talaga ma-threaten ngayon yung AR. But,
Andun pa rin yung fact na hawak pa rin ng G2IG yung lead. Okay? May black hole naman na, nag-cooldown na from that error earlier. This might serve some good omen para sa side ng G2IG at pwede sila manlaban. Di ko lang sure kung kakabahan pa dito ngayon yung G2IG given na wala na yung Aegis nila. Hindi, yeah, may black hole na ulit eh. Pwede black na ulit. Siyempre, antay ulit ng isa pang rush yan, pare. Nasayang yung rush eh. Diba? Oo, actually kung nasayang hindi... Nasayang ang rush. Kung hindi... Tayo. Kung hindi nangyari, oh, nakomit ni Muni yung mistake na yun. Wala nang top barracks yung AR as of now. At actually, baka tapos na yung game. Baka tapos na talaga yan. Yan nagka-refresher na dito ngayon si Enigma. Magbaback na muna sila. Ah, gusto pa palang mag-nullifier na kasi ni natin. Kasi yun naman. Kayo naman talaga. Oh. Diba? Ayun yung magpapaniwala eh. Or sugal na lang naririnig. Refresher. Refresher orb done. They might not wait for this ages actually. Pwede na sila dito ngayong mambarag ng racks at least since open na nga yung bottom. Na, kaya na nalatapusin yung game. Capable naman sila yun. Hmm. Pero nag-sod na nga yung AR dito. Ang inihintay lang naman ng Invictus dito kaya di sila natutodo commit yung satanic lang. Uh-huh. Ayaw nila mag ano? Ayaw nila mag... Oh, yun na. Lasso? Pwedeng mapatay si Razor. Doesn't have the buyback for 80 whole seconds. Taka lang, ilan yung kulang sa Razor? Siguro wala, GG na to. Kulang ng 338 gold. Bounties ang kailangan. Just actually, mukhang ipon na dun sa baba, pati sa taas. But right now, G2IG is just gonna clear the set of racks. Possible mega. Wala nagbabuyback. Makakatunog dito ngayon G2IG. 60 seconds for this Razor. Nakabasag na sila ng tier 3 middle tower. Back jumping in, trying to go for this morphling. Nice heals indeed into the black hole, JT! Anong sinasabi nyo dyan? GG finally called. G2IG had taken this one as well. Uma-acting lang pala si JT na nagpapa-olats para mabait. Yun nga. A-R. Pero that's it for G2IG. Actually, they could have done better, sa totoo lang. Oo, kasi, par, pang snowball na yun. Marami lang mistakes na nakomit dito yung G2IG, but still, natapos pa rin naman nila yung game with them winning it. Diba? Mm. So, I think, wala na tayong dapat pa ika-ano dyan. Ano lang talaga, actually, wala rin namang kailangan i-point out na playstyle maliban sa mistake lang talaga. Mistake lang. For AR naman, two games silang outdrafted. Games 2 and 3. Outdrafted sila doon. Pero talagang ano, pumangit yung performance nila since game 2. Game 2. Oo, no. From the game 1, game 1, 2, and 3, pababa ng pababa yung kanilang performance. Okay naman kasi yung draft.